Magandang umaga mga kaiga, nagsampa ng reklamong physical injuries ang lalaking binugbog umano ng isang pulis nang maihian niya ang motor nito. Pero hindi sumupot ang pulis nang ipatawag ng mga investigador. Narito unang balita ni Tricia Zafra. Hindi maitago ni Ernesto Alimangohan ang iniindang sakit ng katawan nang magpunta sa Manila Police District kagabi para magsampa ng reklamong physical injuries laban sa pulis na nambugbog sa kanya. Si Alimangohan ang nakuna ng CCTV na binitbit at binigwasan ng nakaalitang pulis Biyernes ng madaling araw sa Tondo, Maynila. Kwento ng biktima, bago ang sakitan, hindi niya sinasadyang maihian ang motorsiklo ni PO2 Hernani de los Santos dahil sa sobrang kalasingan. Nang malaman daw ito ni De Los Santos, nilapitan siya nito, binitbit, dinala sa likod ng bahay na hindi hagip ng CCTV, saka umano binugbog. Ginanyam niya po ako. Ang sabi niya, bakit mo hiniyaan yung motor ko? Papatayin kita. Tapos, binugbog niya po ako doon sa madilim, ganun-ganun po. Hihingi raw sana ng tawad ang biktima sa nagawang pag-ihi. Kaya matapos ang pananakit, tinangka niyang lapitan ng pulis gaya ng nakita sa CCTV. Pero binato siya nito ng yelo saka binigwasan. Ito ko sasabihin na hingi akong dispensa, binato na akong yelo. Siyempre, ibig sabihin, galit pa yun. Ngayon lang daw siya nagkaroon ng lakas ng loob magreklamo sa pulisya. Nagbantahan at sabi na siya na papatayin niya ako. Siyempre, understood na po yun. Baka madamay po yung mga kamag-anak ko. Lumitaw sa pagsusuri ng ospital kay Alimangohan na bunsod ng pambubugbog ang kanyang tinamong mga sugat. Ipinatawag na ng MPD si De Los Santos na nakatalaga sa Navotas Police. Binigyan siya ng hanggang alas 10 kagabi para humarap sa investigador pero hindi siya sumipot. Ayon sa hepe ng Navotas Police na si Senior Superintendent Allen Ocden, sinibak na si De Los Santos sa Navotas Police at itinalaga muna sa Northern Police District Headquarters. Para sa unang balita, Tricia Zafra, reporting.